Welcome po sa aming third video. Ang ating review ngayon ay ang Chip on Board LED Work Light na nabili ko sa Shopee sa halagang 219 pesos. So, ito ang unboxing ng item. Ang unang napansin ko dito ay kakulangan ng information sa box tungkol sa flashlight. Sabi sa seller's description, colorful daw yung box. Ang lungkot mo naman no, kung colorful na to sa'yo. I was expecting a manual sa loob ng box pero bigo ako dito at walang nagpakitang manual. So ito na siya. Una nating itest ay yung magnet na nakalagay sa ilalim. Sa pagkabit ko nito sa mga bakal ay mukhang maayos naman siya at malakas ano, hindi siya nalalaglag. But not until nung kinabit ko siya sa gilid ng fridge, eh ito yung nangyari. Iniano ba? Nung subukan ko ulit siyang ilagay, may parte na dumidikit naman ito at may parteng hindi. Hindi ako sigurado kung bakit ganito pero ang hinala ko dito ay yung uneven surface ng refrigerator. Ayan, nalaglag na naman. So ito nga yung uneven surface, mas makinis pa sa lubot ko. Sa tapat ng ref, okay naman. And then sinubukan ko naman sa curved area. Ayos naman. Weird. Another option is the built-in hook. Na of course, mga gamit mo sa mga non-metal surfaces. Hindi ako dragon. Napansin ko rin na umaalog yung loob ng flashlight. Ngayon ay tingnan natin ang main features ng item. We have the floodlight, which is the highlight of the flashlight. Wow, nag-rhyme. And then sa tip ng floodlight ay yung maliit na spotlight. Ito yung power button. First click for the floodlight brightest, second for the lowest, and third for the spotlight. Isa pang feature ay yung red light na magamit for emergency by pressing and holding the power button for 2 seconds and then click again for activating the blinking red light. Malapit sa magnet, makikita ang charging port. Maaari mong i-adjust yung light hanggang sa pinakalikod. Madami kang angle options making this a very flexible flashlight. My impression? So far, I'm impressed. For its price, hindi na lugi kasi ang dami-dami nitong features. Halimbawa na lang nito kung nag-blackout at may metal part sa dining table nyo, eh makakakain kayo na maayos. Mainam din ito na kunwari nasiraan kayo ng sasakyan. Kailangan mong ayusin yung makina. Kabit mo lang sa hood at hands-free ka na. Then yung emergency light naman, magagamit mo bilang substitute sa hazard sign. Ang sunod naman nating talakayin ay yung regarding sa specifications. Like I said kanina, walang kasamang manual yung flashlight. Kaya naman kailangan kong itest kung 200 lumens ba talaga itong flashlight. So ganito ang gagawin kong setup. Ipapatong ko ito sa aking iPod, lights out, at gagamit tayo ng application na Lux Meter Free. Hindi ito yung sabon ng mga open-minded ah. Mahirap i-measure mismo kung ilang lumens ba talaga ang isang flashlight. Factors like LED beam angle, beam width, distance from surface to light, the amount of light that is cast on the surface, the total output of visible light because the light is your loss, your lumens can be thought of as light, the more lumens of light fixtures and eyes, the thicker brighter it is. Ah, basta-basta, itest na lang natin to. So ito na yung work light na 200 lumens daw sabi ng seller. Ito yung mga result ng lux nito. Iko-compare naman natin siya sa isa ko pang flashlight na may 150 lumens. So obviously, dapat mas mataas ang result ng work light. Ito na yung test result ng dalawang flashlight. Mas mababa ang nakuhang lux ng work light. So unfortunately, hindi ito totoong 200 lumens. Mas mababa pa nga ito sa 150 lumens eh. Okay lang naman sana. Malakas pa rin naman yung light pero sana naging tapat at hindi yung nag-iimbento yung seller. Ngayon ay tumungo na tayo sa water test. So balikan natin nakalagay sa description. Sabi ay IPX6 ang waterproof rating niya, which means kaya niya ma-withstand ang heavy rainfall. Medyo kinakabahan ako dito. Humihina ang ulan.
mukhang kailangan ng kunting alalay ah. Eto ako. A few moments later. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o may insulto. Pero ayan, malakas na ulan. Ibabad natin siya hanggang maka 10 minutes tayo. Surprisingly, gumagana pa ang flashlight natin. Nice. And to be honest, I was expecting na masisira ito at makapasukan ng tubig sa loob. Pero hindi pa rin ako kumbinsado sa ginawa kong test eh. Gusto ko pang makasiguro na IPX6 talaga ang waterproof rating niya. Humanda ka sa susunod na pagsubok. Tumahak tayo sa tinatawag kong paper review. May apat na factors ito at magbabase tayo sa packaging, affordability, performance, at ease of use. The lowest score is 1 and the highest is 5. The sum of all score will be divided into 4 at ang magiging quotient ay ang overall review score. For the packaging, kagaya ng mga na-unbox ko dati ay maayos siya. Thumbs up ako sa paglagay ng bubble wrap. My score is 4.5. The performance of the work light is quite superb. Madami kang angle options sa pag-adjust ng LED, meaning flexible siya. Mamili ka na lang sa magnet or hook. At halos kahit saan ay pwede ka na mga pag-work hands-free. Although disappointed ako sa claim ng seller na 200 lumens daw siya, where in fact mas mababa pa siya sa 150 lumens ayon sa ginawa kong lux test. Pero agad naman siyang bumawi nung sinubukan natin siya sa water test na umabot ng 12 minutes. Nagpa-function pa siya at mukhang tatagal ito. As usual, kapag may nakita akong deterioration or pag nasira ito, ay agad-agad ako mag-upload ng video update regarding this item. My score for this one is 4.0. Next is ease of use. Madali itong gamitin, ano? Kahit walang working manual ay kayang-kaya ma-operate yung flashlight. Kahit sa pag-activate ng red light ay agad ko din na-discover ito nung nilabas ko siya sa loob ng kahon. Kagaya sa performance ay nakatulong din sa ease of use ang magnet and hook. Kaya ang score ko dito ay 4.6. Last is affordability. Makaka-apekto ang score nito ayon sa performance at ease of use. Mura nga yung nabili mo tapos hindi naman gumana, eh useless ito. So for the price of 219 pesos ay masasabi kong sulit na sulit ang bili ko dito at hindi ako nagsisisi. Kaya ang score na bibigay ko dito ay 4.3, which makes our overall review score of 4.35. Highly recommended! Maraming salamat po sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan niyo po ang aming content, pakilike and share naman po. Kung may gusto kayong ipareview na item, and comment down below. At kung gusto mo pa makakita ng iba pang mga review, ay mag-subscribe na sa aming channel. Hanggang sa muli!